Mapanakit sa lalim ng hugot ang official trailer ng Hello Love Again dahil sa mga linen ng mga character ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Pero di lang sa trending trailer kinilig ang fans, kundi pati sa tila pagiging close ni Alden sa pamilya ni Kat. Makichika kay Aubrey Katampel. Do you want me back? One more hello? Do you still love me? Or one more goodbye? This 2024. Puno ng feels ang official trailer ng comeback movie na Hello Love Again ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. Kung may kilig sa muling pagkikita ni na Joy and Ethan sa Canada. I'm here to try again. Meron din itong heartbreaking moments. Sabi ko, hindi ako magiging mahina. Pero nandito nga na naman. At nandito na naman ako. Sa... Trending ang inabangang world premiere ng trailer online. Marami ang tumutok na fans kagabi sa mall show ng Hello Love Again sa isang mall sa Taguig. Nakasabay nanood sina Alden at Catherine. Very grateful and naramdaman namin yung mensahe ng trailer at the same time yung reaction ng audience nung nakita nila. We're very emotional, we're very happy and proud about the film. Ramdam namin yung suporta ng lahat ng tao from different stations, different fandoms. Grabe, parang lahat sila nagsama-sama to show their support for the movie and sobrang na-appreciate namin yun. Hindi naman siguro masamang humingi ng isang chance. I'm sorry, but I don't give second chances. Comment pa ng ilan, mapanakit daw ang trailer. Tanong tuloy ng marami, ano nga raw ba ang nangyari sa pag-iibigang Joy and Ethan? Star Cinema and GMA Pictures come together to... Bukod sa OG cast mula sa naunang Hello Love Goodbye, ipinakilala na rin ang bagong karakter, gaya ni Korean-American actor Kevin Crader. Marie! Kasi yung ibang scenes doon, nung sinushoot namin, yeah, medyo masakit siya. So, syempre hindi naman natin sasabihin lahat sa trailer. We don't wanna spoil anything. So, kanya-kanyang, bahala na kayo kung ano interpretation niyo doon. But one thing's for sure, galing siya sa puso. It's very real and very relatable. Ginawa namin lahat ng makakaya namin para makapagbigay kami ng isang pelikula na magmamarka sa mga puso ng mga Pilipino. Last week sa Santa Rosa, Laguna naman nila ginawa ang official movie poster reveal kung saan present pa ang kani-kanilang pamilya. Nag-post pa si Mommy Mindy Kath ng videos with Kat's niece QQ kasama si Alden. Pag-amin ni na Alden and Kath, di raw maiwasan na makaramdam sila ng pressure sa kanilang pagbabalik together sa big screen. Every time nandyan yung pressure, I really try my best na huwag siyang isipin and... Basta siguro happy lang kami with the material we have now. It's a different story to tell. Of course, we have our hopes up, pero hindi na namin siya masyadong iniisip kasi nga we want to enjoy the process. We want to enjoy the journey of making and promoting this film. And of course, may comparison yan eventually, but it's part of it. Eh. Ang Hello Love Again ay collaboration ng Star Cinema at GMA Pictures na ipalalabas na sa November 13 sa mga sinehan worldwide. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Grateful si Jillian Ward di lang sa dami ng na-inspire kundi pati sa natupad na pangarap ng kanyang yumaong lola mula ng gampanan ang role na Dr. Annalyn Santos. At madalas na nga raw mapagkamalang doctor in real life si Jill. Now for the first time, naging vocal tungkol sa nagpapakilig sa kanyang puso. Makichika kay Aubrey Carampel. Sinong nagpapakilig kay Jillian Ward ngayon? nasa showbiz ba yan? Abot kamay ang kilig sa unang pagsalang ni star of the new gen Jillian Ward sa GMA Integrated News Interviews nang mapag-usapan ang kanyang love life. May love life ba si Jillian Ward? Well, wala po akong boyfriend. Pero minsan kilig-kilig po talaga ako. Ito na lang po, so... Yung gusto ko kasi, hindi niya alam na gusto ko siya. One-sided love? Ganon? Hindi naman po one-sided. Kasi apparently, gusto niya din daw ako. Pero hindi ko sinasabi sa kanya na gusto din kita. Ganon. So kung nanonood po siya, hello!
Pero kung nasa showbiz ba si Mystery Guy? Tingnan niyo po yung mga mata ko. Ha? Nasa showbiz? Oh! Hindi raw nagmamadali si Jill pagdating sa love life na may hinahanap na qualities. Siyempre, God-fearing. Gusto ko po very family-oriented. Naniniwala po kasi ako na kung paano niya mamahalin yung family niya, ganun niya rin po ako mamahalin. And gusto ko po very honest sa sarili niya at may paninindigan. Ayun, yun po yung pinaka-importante para sa akin. And hardworking. Gusto ko po yung mabait talaga and yung hindi po siya pretentious. Ang usapan pagdating sa puso at iba pa na itatakbo niya raw sa kanyang co-stars sa hit Afternoon Prime series. Sobrang napalapit daw kasi sila kay Jill na nakasama niya ng halos 2 taon. Sa love life, more on kay Nanay Mina, Tito Chucky Dreyfus, and kay Mama D. Mm-hmm. Tapos kapag humihingi po ako ng business advice, ano yung pwede kong pag-investan para sa future ko, yan po sina kay Doc RJ. Po, Tatay Richard. Pero sa nalalapit na pagtatapos ng serye, bittersweet ang nararamdaman ni Jill. Malungkot pero fulfilled ang kanyang puso dahil para sa yumaong lola raw ang kanyang pagganap bilang Doc Annalyn Santos. Kasi dream niya rin po sa mama ko na maging doktor yung mama ko. Eh, hindi po natuloy. So, kahit pa paano, doktor naman po ako sa role ko. Sa role. Super, ano po, kay Lola's girl. Then, ayun, actually po, sa sobrang naalala ko po siya sa mga eksena, may eksena po ako with Lola Susan na parang nasa hospital bed po siya. Tapos, naalala ko po yung lola ko. Tapos, hindi kami makapag-take po for 15 minutes kasi sobrang yung iyak ko. So, I hope proud po talaga siya kasi this show is for her. More than the success of the show, ang mas importante raw para kay Jill. Meron nag-message sa akin every day na na-inspire daw sila sa show, na-inspire po sa akin. So, ayun, syempre, sobrang grateful ko po. Ang laking bagay po nun. At sa sobrang daming affected kay Doc Annalyn, napagkakamalan na rin daw siyang totoong doktor. May mga gusto po magpa-check up, especially po yung mga lola. Mga lola or yung mga super bata po talaga na hindi nila alam yung concept ng acting, parang naniniwala po silang doktor talaga ako. Mm-hmm. Minsan po, mas marami nang tumatawag sa akin Doc Annalyn kesa Jillian. Ano yung pangarap mo na abot kamay mo na? Abot at kamay. Ano naman yung pangarap mo na tutuparin mo pa lang? Okay. Siguro po yung pinaka malaki kong naabot na pangarap is maging proud sa akin talaga po yung parents ko. And ayun din po, na makapag-inspire ako ng mga tao. And sa aking maaabot, well, syempre, yun nga po, gusto ko po makapagtapos ng college. Ayan, makontinue po yung ginagawa ko sa pag-arte ko. And gusto ko po magawa lahat ng klaseng roles. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Dramatic and powerful ang Transformation Challenge. Ala Teacher Emmy, ni ka po sa Primetime Queen, Marian De Vera. Mula sa makeup, emosyon, hanggang sa malinis na transition, Kleenex ni Marian ang kanyang character sa Balota. After its successful run sa Cinemalaya, magbabalik sa big screen ang Balota with a new cut simula October 16. Hinamon din ni Marian ang fans na kumasa sa parehong Transformation Challenge at ilabas ang kanilang Inner Teacher Emmy.